Magandang gabi po mga kabakal. Andito po muli ako, ang inyo pong magbabakal. Welcome po sa aking YouTube channel at dito sa ating usapang magbabakal. Pero bago po yan, nais ko po munang batiin ng happy chapter anniversary sa aking mahal na chapter ng Alpha Pi Omega, ang Iotaro chapter. So mag-anniversary po siya. Sa ngayon, wala kaming celebration dahil pandemic. So, sa mga kapatid ko sa kapatiran na Alpha Pi Omega, mga ka-chapter ko, happy anniversary sa inyo. So, balik ko tayo dito sa ating usapang magbabakal. Ang topic ko natin ngayon ay tungkol naman sa welding machine. Kung nakaraan naging topic natin ng grinder, yung paggamit ng grinder at pag-iingat nito. So, ngayon naman, ang pag-uusapan naman nun natin ay tungkol naman sa welding machine. Ano bang advantage nitong welding machine na ginagamit namin dun sa dating welding machine? Nung araw kasi ang welding machine malalaki. Naabutan ko pa nga yung welding machine na iniikot sa ibabaw eh. Yung ginaganon. Naabutan ko pa ho yun doon sa dating shop namin sa BF nung sa kapanahonan ng tatay ko. Pagtapos nun, may mga lumabas na ibang brand ng welding machine tulad ng Yamato. Malaki pa rin nun siya. Nagkaroon pa nga kami ng welding machine na Daiden. Yung Daiden, talaga matagal na yun. Tsaka matibay. At mahal, syempre. Yun, isa yung sa mga mahal na welding machine eh. Tapos, may mga lumabas na welding machine. Yun nga, yung may Yamato. Medyo mas mura yun kung compared to sa Daiden. So, paglipas ng panahon, syempre, ang technology natin nag-evolve. Nagbabago. Nasa panahon tayo ng computer era ngayon. So, lahat nagbabago at lahat lumiliit. Yun ang nakapagtaka. Habang nag-evolve siya, palitan man mo siya ng paliit. Kasi nung simula doon sa Daiden, Yamato, tapos nagkaroon ng mga inverter na maliliit, pero mabigat pa rin. Pero kaya ng hand carry. Compared doon sa mga malalaking welding machine. Nung araw kasi, ang welding machine na ginagamit namin eh Yamato tsaka Kawasaki. Isinasakay pa namin sa taxi. Hirap na hirap kaming sumakay ng taxi. Hindi kami pinasasakay kasi nga mabigat tsaka malaki. Eh, kinakarga lang namin yun sa compartment. So, nung nagkaroon ng inverter, yung unang inverter na inilabas na hand carry, kahit na medyo may kabigatan, kaya naman dalhin ng isang tao. So, wala na ako naging problema pag isinasakay ko ng taxi. So, paglipas ng mga ilang taon, siguro, napansin nila na ang inverter mabigat pa rin. Kaya, gumawa sila ng inverter na magagaan. Gano'n ba kagaan? Siguro halos isang kilo lang bigat. Tulad doon ito. Ito, kasi yung dati yung machine ko na inverter na magaan, mas malaki rito eh. Ngayon, ang inverter ngayon, halos ano ng isang kamay. Tsaka ang kagandahan nito, may strap. Kahit na nasa ere ka, o tinatawag na area ng gawaan, susuot mo lang, sasabit mo lang sa katawan mo, yung tipong hindi ka naman makukuryente o mag-ground, pwedeng-pwede. Ito ang kagandahan ng mga bagong welding machine ngayon. So yung quality, hindi ko pa masabi yung quality kung tatagal to, pero sa tingin ko naman tatagal to. Tumagal man ito ng isang taon, dalawang taon, o pinakamatagal na tatlong taon,
unsolved ka na rito eh. Bawing-bawi ka na kung lagi mo naman siya nagagamit. Kasi nagkaroon din ako ng inverter na skeleton na nga siya, pero gumagana pa rin. Hanggang ngayon, nasa akin pa eh. Napapagana pa namin eh. So, yun nga, mga kabakal, ito, mas maganda gamitin. Kahit sa mudalin, bit-bit mo lang, suksok mo sa bag, kahit gano'ng pakalayo yung trabaho, o gano'ng kataas yung gagawa ng welder mo, eh kayang-kayang bit-bitin. Yan ang isa sa bentahin ngayon ng mga welding machine. So, saan ba nabibili ito? Sa Shopee, meron. Kaya, salamat Shopee. Kasi, mura lang mo namin nabili ito. Siguro, nasa 2.5. Duloyin nyo, 2.5. Eh, nung araw, ang welding machine, yung Yamato, nasa 7,000. Wala pa akong ano yun. Machine pa lang mo yun. Wala pa akong handle yun. Bibili ka pa ho ng handle, bibili ka pa ng welding cord, ng wire, etc. Ito, may kasama ng handle to. Din, hindi naman ganun katibay tulad ng handle na ginagamit natin na pang 300 amperes. Medyo malipis na yung handle nito. Tsaka yung cord, MXC. Tapos yung clamp. So, ito siya mga kabakal. Ito po yung handle niya. Medyo maliit. Eh, pag medyo nasira naman to, papalitan na rin naman namin to talagang. Paliti naman talaga yung ganitong handle. Tapos ito yung saklam niya, yung ground. Disaksak lang. So, mga welding machine ngayon, medyo mas ka... Sabi, masasabi kong user-friendly na dahil hindi na siya ganun kahirap bitbitin. Ganun kahirap dalhin. Yun nga lang, yung quality, tulad na sinabi ko nung nakaraan, eh, ukulitin ko uli ngayon, nasa gumagamit na nga lang ko talaga yan. Kaya dapat ang welder nyo, marunong magmalasakit sa gamit nyo. Yun ang pinaka-importante. Kailangan, kung ikaw, welder ka, may sarili kang gamit, pag malasakita mo gamit mo, mahalin mo gamit mo. Dahil yan ang nagbibigay ng kabuhayan sa'yo. Kung welder ka at namamasukan ka lang, merong amo, eh pag malasakita mo yung amo mo, pag malasakita mo yung tao nagbibigay sa'yo ng hanap buhay, pag malasakitan mo yung gamit ng amo mo, yun lang po mga kabakal, sana po, kahit pa paano eh, nakatulong uli ako sa inyo sa mga aking naibahagi tungkol sa mga tools at sana may project nung dumating sa atin para at least kahit pa paano meron pa tayong ibang pag-usapan pa tungkol sa paggawa. Hopefully itong linggong darating pumasok na yung project na iniintay natin na roofing para at least meron tayong pagsasama-samahan at meron tayong pag-uusapan. So, sa ngayon mga kabakal, maraming salamat po uli sa patuloy na pagsuporta at panonood ng aking mga video. Mga kabakal, huwag nyo sanang kalimutang i-share ang ating video para at least maibahagi natin sa iba natin na magbabakal yung iba't ibang tips at idea na ibabahagi ko sa inyo at para maibahagi din natin sa iba at malaman din nila na may taong gumagawa ng mga ganitong klaseng video para po sa inyo, lalo na po dun sa mga baguhan natin na magbabakal dyan. So, mga kabakal, hanggang sa muli. Ako po muli, ang inyo po magbabakal. Nagpapaalam na po muna. God bless po. And thank you. Stay safe po.